Okay guys, so now proceed na tayo sa problem. So ang problem number one natin, so babasahin ko, ito siya. A wind turbine with a 61 blades diameter produce 1000 kilowatts when wind velocity is 40 kilometers per hour. The air temperature is 25 degrees Celsius and pressure is 101 kPa. Determine the wind turbine efficiency. So sinulat ko na lahat ng mga given. So ito na yung mga given niya. Okay, so pag-produce, pag sinabing produce, yun yung tinatawag nating brake power. Okay, ng ano natin, ng wind turbine natin, or wind energy natin. So, eto siya. So ngayon, kunin muna natin yung ideal air power ng wind natin. So PW, kung mapapansin natin, kanina na-derive natin, so in terms of diameter and then velocity, so mag-a-arrive tayo in okay, so 1, ito yung pinaka-formula, so 1 half P1 na naka-cube is equal to 1 half, tapos ito magkakaroon tayo ng rho, tapos area, then velocity, square lang to, okay, tapos GC, okay, so ito, magkakaroon tayo ng B1, B square. Okay? So, simplify. Again, so 1 half, then rho, then area is pi over 4, then d na naka-square, then velocity cube. So, ayan na siya. Okay, so lagay natin dito. So, 1 half, 1 eighth na. So, pi 1 eighth. So, simplify, rho. Tapos, multiplied by d na naka-square, then b cube. So, na-derive na ulit natin. Okay? Gamit lang nito. And then, ngayon, meron tayong 61. So, plug in na natin. So, pi over 8, then rho. Si rho ang kailangan natin. So, alam naman natin na ang rho or density is equal to pressure ng air over RA then TA. So, since given na yung pressure, 101 kilonewton meter square over R ng air, so 0.28708 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Then multiplied by temperature 25 plus 273. So ilan yan? So ilan yung ano natin, density ng air. So density ng air is 101.28708 multiplied by 25 plus 273. So ilan? So lumalabas ang density natin is 1.1806 kilogram per cubic meter. So, lagay natin dito, 1.1806 kilonewton ay kilogram mass then cubic meter. Then, erase na natin to since nakuha natin. Okay, so ngayon, diameter. Anong diameter natin? 61. So, 61 na naka-square meter yan. Then, multiply natin by velocity na naka-cube. So, since ito ay naka-kilometer per hour, so, convert natin yan to meter per second. So, 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Then, 1 hour, equivalent sa 3,600. So, ilan yan? Okay, so, 40 times 1,000 divide 3,600. So, lumalabas, ang sagot natin is 11.11 or i-fraction na lang natin, 100 over 9 na naka-meter per second. So, lagay natin dito, 100 over 9 meter per second na naka-cube. So, ilan yan? Ilan yung, ano natin? So, compute na natin to. Okay, so, power, P wind, pi over 8, then 1.8006. So, may GC pa pala tayo dito. May GC pa. Kalimutan ko ilagay. So, GC, wherein yung GC natin is mag-divide tayo dito ng 9.806. Okay? Anong unit niyan? Kilo, ano? Kilogram force per kilogram mass multiplied by meter second square. Okay? So, divide yan, ha? Divide. So, ulit. Pi over 8. Then, yung ano natin, divide natin sa 9.806. Then, lagay natin dito 1.806
1806 multiply then 61 na naka-square, then multiply natin sa 100 over 9 na naka-cube. So ilan 'yan? Lumalabas. So lumalabas ay ito. Okay? So ang GC natin, wait lang. Ang GC natin dito, okay, so lagay natin dito, hindi siya ano, kasi para mag-cancel niyan, ang kailangan natin is naka-Newton, yung taas. Okay, so dapat 1,000 kilogram over Newton. Okay, kasi makakancel to, kilogram mass, then Newton, tapos magkakaroon tayo dito ng meter second square. 1,000. So, ito na lang, yan na natin, simplify na ulit natin. 1,000 para mas malinaw, then 1.1806, then 61 na naka-square, then 100 over 9 na naka-cube. Okay, so ilan na lumalabas? Okay, so lumalabas dito ay PW natin is 2366.4362 kilowatts. Okay, so hindi siya, yung GC natin hindi siya 9.81 kasi tawag doon kilogram force yung lalabas sa taas. So ang mangyayari, pa-convert po ulit natin yun. So yung kilogram force dapat ito siya. Okay, so 1000 dapat kasi Newton dapat yung matataas. Okay, kilonewton. Kilonewton na matataas kasi kilogram yan. Okay? Next, gawin natin, kunin na natin yung efficiency. So, si efficiency natin, okay? So, efficiency, NT is equal to PV or P brake over power ng wind natin. So, ilan to? Pinoproduce niya? 1,000. Divide 2366.4362. So ilan? So lumalabas NT natin or yung efficiency ng natin turbine efficiency is equal to 42.26% or 0.4226. Okay? So yan yung lumalabas na sagot natin. Okay? Gets na, ha? Okay. Another problem. Okay, guys. So, ngayon, continue natin yung problem number 2. So, problem number 2, same siya ng problem natin sa number 1. But, dito, hinahanap ang required. Required natin dito is yung leaving velocity. Dinatawag natin. Or yung B2. Leaving velocity. Okay, so sa leaving velocity, na-solve na natin dito kanina si NT or yung efficiency ng turbine natin, 0.4226. Okay, and then meron tayong power na ano, equivalent siya saan? Kung compute natin. Okay, so 0.223, 1,000, i-divide natin sa 1,000 yan. So, meron tayong power na nakuha kanina, 2366.306. Ito na lang. Yan ako na lang dito, ha. Ito na lang approximate natin yung kanina. Dinivide ko lang sa 1,000. So, ngayon, hanapin natin si B2. Gamit itong formula na kinuha natin kanina. So, efficiency ng turbine is equal to P actual over P ideal or work. So, ngayon, so, meron tayong, ano, ito, P power multiplied by this. So, meron tayong P actual na 1,000. Okay? 1,000, magkakaroon tayo ng P actual na 1,000. Okay? Then, so ito, multiply mo to, saka multiply mo to. So, 1,000 yan. Okay? Then, since meron tayong formula na dito siya nang galing, ang galing siya dito sa 1/2 M B1 na naka-square, then B2 naka-square. So, actual na yan.
So gawin natin, simplify ulit natin, 1 half, then row AB. Okay, row AB, then P1 naka-square plus, ay minus pala, minus B2 na naka-square. Okay, then GC dito. Ay, GC pa pala yan dito. Okay, then simplify natin to. So since meron tayong 1,000 kilowatt is equal to 1 half GC, then rho, anong rho natin? Nakuha natin dito kanina is rho is equal to 1.1806. Okay, yun yung nakuha natin. So plug in na natin dito, ilan? 1.1806 anong unit? Kilogram per cubic meter. So itong GC, palitan na natin ito ng 1,000. 1,000, anong ano, unit? Kilogram? Newton. Kilonewton, meter, second square. Ito, kilogram, kilogram cubic meter. Then, multiply natin by area. Anong area na ito? Area ng diameter ano natin ng wind blade. So, may diameter tayo. So, pi over 4. Then, 61 na naka-square. Okay, so, diretsuhin na natin. And then, meron tayong velocity. Wherein, itong velocity mo na to, ito yung average, which is B1 plus P2 over P2. Okay? So, ito, alam naman natin ang value na ito. So, 109 over 9. Tama ba? 100 over 9. 11.11. So, tama to. Meter per second. So, yan yung kanina nakuha natin. Previous. So, i-plug in na natin dito. So, lagay natin 109 plus B2. So, B2 hinahanap natin. Over 2. Then, multiply natin dito. So, i-multiply natin dito. Dito na lang. Lagay ko dito. So, lagay natin dito 100 over 9 na naka-square minus B2 na naka-square. So, shift solve na lang natin. Shift solve na lang natin to. Okay, so 1,000 is equal to 1 half. Then, lagay natin dito. Naka-1,000 to. 2,000 pala. Okay, so 2,000 to. Nasa baba. Then, 1.1806. Then, pi over 4. Then, 61 na naka-square. And then, lagay natin dito 100 over 9 plus x, then over 2. Then, lagay ulit natin dito 100 over 9 na naka-square minus x na naka-square. So, ilan yan lalabas dyan? Okay? So, ilan ang lalabas? So, i-post nyo tapos i-solve nyo. Okay guys, so ngayon, ang lumalabas dito na V2 natin is dalawa. Isang negative 1.53 meter per second, and then meron tayong 8.44 meter per second. So ngayon, ang kukunin natin dyan is si 8.4 meter per second. Okay? So ayan yung kukunin nating velocity, hindi negative. Okay? So next is, i-compare natin siya dito sa ano, another formula. Okay, so kasi nakuha natin yung efficiency. Efficiency niya is ito. So, NT, di ba na-simplify natin kanina? So, NT is equal to PAC over PW. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng velocity 1 plus velocity 2. Tapos, magkakaroon tayo dito ng anong, ano to? Velocity 1 na naka-square minus velocity ilan? 2 na naka-square over B1 cube. Okay? So, dyan siya. Ang galing. So, since meron tayong B1, B1 ito ay equal sa 100 over 11, over 9, so, or 11.11. So, i-substitute natin yan dito. So, 0.4226 is equal to, lagay natin dito, 11.11 plus B2. Quadratic ang mangyayari dito. Cubic pala. Cubic equation. So, 11.11 na naka-square minus B square. B2 square. Over 11.11 cube. So, kapag sinimplify mo yan, isimplify mo,
So, lalabas dyan is 8.44. Okay, so lumalabas dito. Dito natin is 8.44. Okay, kunin natin yung pinaka-value. Okay, then, another solution for this is using the original formula. Okay? Since alam naman natin yung pinaka-formula niya, sa PAC, actually is equal to 1/2 GC, tapos multiplied by M, tapos meron tayo dito, B1 na naka-square minus B2 na naka-square. Okay, so ito, 1,000 kilowatts, then 1/2, 2, tapos GC is 1,000. Okay, then, lagay natin to si M natin as rho. So, ito, lagay natin to rho AB. Okay, ganyan ang gagawin natin. So, 1.1806. Okay, ito yun. Yung rho natin na na-compute kanina. And then, area, pi over 4. Tapos, lagay natin dito 61 na naka-square. Then, velocity, which is equal to 11.11 or 100 over 9. Tapos, multiply natin dito, multiplied by 11.11 na naka-square minus B2 na naka-square. So, isa na lang yan. Okay? So, lagay natin dito 1,000 and 1 over 2,000. Ito. Tapos, 1.1806, then pi over 4, then 61 na naka-square, then 11.11, multiplied by 11.11, naka-square minus x na naka-square. So, ilan nalabas? Ang nalabas, P2. P2 will be equal to 8.44 meter per second. Meter per second. So, ayan yung lumalabas na sagot natin. Okay? The next number. Okay guys, so last number tayo sa wind energy problem natin. So, babasahin ko muna yung problem. And then, binigay ko na yung mga given. So, ito yung problem. An aerogenerator is used to convert wind velocity of 10 meter per second into useful power to drive a pump that delivers 40 liters per minute of water to overhead tank, which is 20 meters above the operating water surface. Consider that the mechanical or frictional and other losses of generator is 70%. The overall energy conversion of the system is 20%. Determine the turbine blade's efficiency. So dito, ito yung mga binigay na given natin. So, meron tayong velocity ng hangin, meron tayong flow ng tubig, okay, which is ginagamit yung power ng wind para maipump or mapagana yung tinatawag nating pump. Okay? So, meron din tayong frictional losses, mechanical losses na 70%, then overall is 20%, and then hinahanap yung kung ilan yung diameter ng wind turbine natin. So, parang nag-design pala tayo dito. So, ngayon, ganito yan. Okay. So, meron tayo ditong okay, diameter ng wind turbine. Hindi natin alam. Pero, meron tayong power na nag-susupply dito, which is yung PW. Okay. So, since ito ay nakakonect dito, so, meron tayo ditong brake power. Then, meron tayo ditong generator. So, si generator ay nagsusupply naman ng power doon sa pump. Ito yung pump natin. Okay? Kasi pump, nangangailangan yan ng power. And then, so, ayan siya. Okay? Nakakonect yung wire niya dito dun sa pump. And then, meron tayo ditong water. Okay, water. Then, after that, itong ano na to, pump na to, is dinideliver niya dito sa overhead tank natin. So, assume natin, ito yung overhead tank. Okay.
lang, kumari. Okay, nakadistribute siya dito. Okay, so ganyan yung design niya. So ngayon, since itong PW natin or yung power ng wind natin is nako-convert into brake power and nako-convert into electrical power, and after that, there's electrical power na source dito, then meron tayo ditong power ng pump or tinatawag nating water power, WP na lang. So dito, kung makikita mo, papasok si electrical power, palabas naman si, ano, palabas naman itong si, ano natin. So, kung sa perspective ng pump natin, papasok lagi si water ng pump. Then, si electrical is palabas. Okay? P electrical. Okay. So, ngayon, ang sabi, there's a overall efficiency. So, meron tayong overall efficiency na 20%. So, therefore, ano yung tinatawag ng overall efficiency natin? Mula dito, sa electrical power natin, so, ang mangyayari, water power, or yung, ano natin, output natin, magiging output natin, over yung input. So, input natin sa electrical power. Okay? So, EO, dito muna tayong simula, so, overall power, overall efficiency over output over input. So, output mo dito is si pump. So, magkakaroon tayo ng work ng pump ay, ano, water power. Then, next is si input. So, input mo dito, in-input natin yung power. So, electrical energy or electrical power. Ngayon, ang sabi, ito naman ang problema natin. Ito. So, meron tayong frictional loss dito. Kasi electrical power, dapat magamit natin yan in terms of PW. Okay? So, ngayon, sa electrical power, kung dito tayo titingin, kasi ang nangyari dito, nagkaroon ng frictional losses. Okay? Frictional losses sa mechanical, di ba? So, ibig sabihin, kasama na yung or other losses. So, kasama tong brake power natin dito. Okay. So, since binanggit dito yung losses, 70% losses, so, pwede ba nating gawin is, i-ano natin, ng ilaw, okay, wait lang, yan, liwanag na ulit. So, gawin natin, dito tayo mag-focus sa electrical. Okay, so since nakaganyan siya, PE, then, ano to? Ano yung nalababas dito? So, core losses. So, si core losses, so, lagay natin dito, percent electrical efficiency, dito naman pumasok, P brake. So, kung kakaroon tayo ng output over input dito, ay tawag doon yung pumasok sa lumabas, energy balance tayo dito. So, itong dalawang palang to, ito, saka ito. So, P brake is equal to EP. So, lumabas yan. Dalawang lumabas. Plus, yung percent losses natin. Dapat kapasok ito eh. Losses. Okay, so ito palabas. Ito papasok. So, ito. And then, kakaroon tayo dito na plus electrical efficiency percent. So, EP na lang. Okay? Labas din. Okay? EP percent. So, ang mangyayari, itong si EP natin is mapapalitan ng BP minus percent efficiency. Okay? Okay. So, dito na tayo. Okay na to. So, ngayon, focus naman tayo dito sa ano? Ito. Sa brake, saka dito sa wind ng power, okay? Wind power. So, ito muna. So, may pumasok tayong wind power dito. Then, may lumabas na brake. Tawag na brake. So, anong nangyayari? Magkakaroon tayo dito ng losses again. Ano yung losses? So, tawagin natin percent
or tawagin na lang natin ano, NP. Okay, turbine efficiency. Okay, next is i-ano natin to. So, turbine efficiency is equal to output over input. So, PB over PW. So, therefore, P, yung P brake natin or brake power natin is equal to PW then NT minus percent ano natin, losses. Okay? So, ayan yung magiging formula natin na ilalagay dito sa kabila. Okay? So, simplify na natin. O, tanggalin na natin to. Okay? So, ayan na siya. So, palitan natin to ng water power. Then, ito, PW NT minus percent losses. Okay. So, since wala tayong NT, ang binanggit doon sa problem is yung tinatawag na frictional losses or mechanical losses. So, halo-halo na siya and other losses. So, therefore, pwede ba nating gawing ano to? Pwede ba nating gawing itong percent losses? So, kasama yung NT. Kasama yung NT, kasama si NG. Okay? Kasama si NG. So, therefore, ano mangyayari kung ito iyaan natin? Mapa-factor out si NT saka si N. Ano, so palitan natin dito NT saka NG. Okay? So, magkakaroon tayo ng PW quantity. Okay, so 1 minus gawin natin siyang in terms of efficiency. So, E loss. Okay? So, E loss na yan. Okay, kung isisimplify natin. Okay? Kasi, magkakaroon tayo ng break ito. Diba? Tama ba? Break. Kung gagawin natin ulit. So, P break minus ito, E loss. So, ito yung electrical power natin. Tama? Kasi ito, simplified natin, NT saka NG. Okay? Or, itong power na to, yan yung, diba, EL is equal to PW saka P electrical. Ay, baliktad. P electrical over PW. Okay? So, diyan siya nakuha. So, kung isisimplify natin, ito na siya. Okay? So, ito na siya. Okay, so, burahin natin. Simplify na natin. So, PW, or power ng wind natin, 1 minus EL. Ito na lang yung EL natin. Gawin natin itong E loss. Okay? So, 0.7%. 0.7, okay? 70%. So, ngayon, ang problema na lang natin, si PW, saka si water pump. Okay? So, since nagbigay tayo ng total denhamicid, nagbigay din siya ng Q ay ng flow rate, therefore, pwede na natin gumpitin si power ng water. Okay? So, water power is equal to gamma QH. Okay? So, since meron tayong gamma na 9.81 kilogram per cubic meter, multiply na lang natin to. So, convert natin to into ano? Into cubic meter per minute. So, mag-multiply tayo dito ng so, liter per minute yan. Multiply tayo ng 1 minute 60 second multiplied by 1 minute ulit 1 liter dito. So, 1,000 liters in 1 cubic meter. So, multiply natin yan dito. So, 60 divide 160 40 divide 60, then divide 1,000. So, magka-cancel to, magka-cancel. So, therefore, ilan lumalabas? So, 1 over 1,500 meter cube per second. Okay? Multiplied by H na 20, total dynamic head. Kasi yan lang naman yung pinanggit eh. Para may iangat yung tubig dun sa overhead tank. So, 20 meter. So, ilan yan? Water power natin.
ilan? 9.81. Gawin na natin 9.81, okay? 0.81 times 1 over 150 ay 1,500. Divide ah, then 20. Lumalabas 0.1308 kilowatt. So, ito na yung water power natin. So, ngayon, try natin to. Try natin to. So, simplify na natin. Okay? So, water power natin is 0.1308 kilowatts. So, ito, ano tong si wind turbine natin? Ay, wind ano natin, wind power. So, lumalabas dun sa ano natin, di ba? Kung yan natin formula. So, 1 over, ano siya? Ay, pi pala. Pi over 8, rho. Rho ng, ano natin? Ng air natin. Then, diameter na naka-square. Then, velocity. Velocity na naka-cube. Okay? Velocity na naka-cube. Then, over GC. Okay? Then, equal to EO, which is 0.2. 0.2 yung ano natin, yung overall efficiency natin. So, ang gagawin natin, since meron tayong velocity na 10 na naka-cube, tapos ito naman, GC natin is nasa 1,000 1,000 kilogram per kilonewton, 10 meter second square. Okay? So, zero, anong ilalagay natin dyan? Wala namang binigay na temperature. Nagbigay ba? Hindi nagbigay, di ba? Nagbigay. So, ang gagamitin natin dyan is yung mismong rho ng air natin. At standard. Okay? At standard, hindi binigay, di ba? So, ilagay natin dito 1.2 kilogram per cubic meter. Okay? Kasi itong pi, ganun din. Okay, so ngayon, iyan na natin, solve na natin. So, ilan lalabas dyan? So, ito, shift solve na lang natin. Ay, di, huwag na yung shift solve. So, ito, maangat dito. So, mabababa itong 0.2. So, point, ilan? Square root na lang. Gawin natin square root kasi magiging square root din. So, 0.308. So, solve na lang rin. Then, pi over 8. Then, 1,000 dito sa baba. Tapos, ito naman, rho is 1.2. Then, yung 0.2 na efficiency natin overall. Then, multiplied by 10 na naka-cube. So, ilan yan? Ano nalalabas? Wait, ilan nalalabas natin? Nalalabas. So, hindi ko pa ito nasama. Wait. So, nasama dapat to sa 0.3. Mag-multiply tayo dito ng 0.3. Kasi 1 minus 0.7 yung na-derive natin kanina. So, ilan? So, isingit natin itong 0.3 dito. So, ito mababa. Ito matataas. So, square root na siya. So, ilan lalabas? So, based dito sa calculo ko, so, diameter ng ano natin, turbine blades is equal to 2.1508 meter. So, yan na yung diameter ng ano natin. Okay? So, ito, sinubstitute ko to ah. Okay, so 10 cube. So, ito, 0.3, yan nandito. Okay, so 1 minus 0.7. Okay? Or, ang ginawa ko dito para magkaroon tayo ng ganito, kasi, di ba, alam naman natin na shortcut na lang natin. So, NG is equal to PW, tama? PW, oh wait, PE pala, F, ay ano pala, EP over PW, tama? Or yung work ng, ay power ng ano natin, wind. Okay, so since ito ay nagkaroon tayo ng core losses, so si core losses, diba dito tayo nag ano, dito tayo nag base, so ito siya. So, lumabas yung EP, lumabas yung ano natin. So, point to point tayo ang ginawa natin. So, may lumabas ditong losses, ELOS. Okay, so ELOS plus yung ano,
So, ito yung lalabas. Tama ba? So, PW dapat yan. Kasi yung PE natin, BW minus PW tapos ilos. Multiplied by ilos. Okay? Or yung tinatawag nating losses sa mechanical and then friction. So, pwede na natin siya i-consider as yung NT natin or efficiency ng turbine. Okay? So, parehas din siya doon. Okay, kasi ang mangyayari dito, magkakaroon tayo ng BP. Okay, papasok yung BP. So, lalabas din yan, mag-a-arrive din siya dito. Formula na yan. Okay, so, ang final answer natin is ito. 2.1508. Okay, so, next, ano tayo? So, sa sunod na lang, ito lang muna tayo, yan lang muna yung problem. And then next, thank you, and then God bless.